Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kapitbahay namin. Taong 1998, Binyan, Laguna. Itong mga panahong ito, kasalukuyan siyang nagbabakasyon sa bahay ng tiyahe niya. May kaya ang tiyahe nito gawa ng sa loob ng village na katira. Tapos yung village na yun, hindi basta-basta. Yung tipong mga village na kailangan ng sticker para makapasok. Pero sa likod ng bahay ng tiyahe niya, isang malaking bakanteng lote. Tapos sabi sa kanya nung katulong ng tiyahe niya na matanda, noong mga unang panahon, isang mahabang ilog yun. Bigla-bigla na lang natuyot ng walang dahilan. Sabi-sabi kasi, inulan ng kamalasan ang ilog na yun. Anong dahilan? Noong una, hindi pa niya alam. Hanggang sa nakaranas siya ng iba't ibang klaseng paramdam na hindi na niya malimut-limutan hanggang ngayon. Noong unang linggo niya sa bahay ng tiyahe niya, napapansin niya na palagi na lang umaalis yung mga yun. Hindi naman siya sinasama. Palagi na lang siyang binibilin doon sa mga katulong nila. Ang inisip na lang niya, baka lakad ng pamilya yon. Pero parang hindi normal. Para bang araw-araw na lang. Tapos uuwi yung mga yon, gabi na. Maghahapunan na lang tapos matutulog. Pero sa umaga, wala silang lahat. Ang naiiwan na lang doon kapag umaga, siya, yung matandang katulong, at isa pa nilang katulong. E siya naman, bilang bago siya doon sa lugar, hindi niya maisipang lumabas. Hindi naman niya kabisado doon, tsaka wala naman siyang mga kaibigan. Kaya naman gustong gusto niya doon sa bahay ng tiyahe niya, gawa ng araw-araw masasarap ang pagkain. Tapos palagi pang maraming stock. Lingguhan kasi kumagrocery ang mga ito, kaya hindi sila nauubusan. Isang hapon ng linggo, nakaramdam siya ng pagkainip. Kasi naman, walong araw na siya doon, tapos paulit-ulit lang kung ano't anuman yung ginagawa niya. Pumunta nga siya doon para kahit papano magbago yung sirkulasyon ng buhay niya. Kaso yun nga, wala siyang makausap. Yung mga katulong, palaging nakakulong sa kwarto. Dala ng pagkainip niya, pumunta siya sa likod ng bahay ng tiyahe niya. Doon naglakad-lakad siya, paikot-ikot sa garden. Nung napaupo siya sa gilid ng mataas na pader, may narinig siya sa kabilang side nung naiyak. Parang iyak na nanggagaling sa isang babae. Napatar siya tapos napatingin siya sa pader. Tuloy pa rin yung iyak na naririnig niya. Hanggang sa bigla yung tumigil. Dala ng kuryosidad niya, tinapat niya yung tenga niya sa pader para pakinggan kung ano yung narinig niya. Nung nakatapat na ang tenga niya, meron siyang narinig na... Yung tunog na parang may iniipit, may sinasakal, yung ganong klase ng tunog. Napaatras siya tapos tinitigan niya lang yung pader. Maya-maya pa, parami na ng parami yung naririnig niyang tunog sa kabila. Ang inisip niya, baka pinagtitripan siya ng mga nandun sa kabila. Pero imposible, kasi napakataas ng pader. Hindi naman kita na merong tao doon. Ang ginawa niya, tumakbo siya sa itaas ng bahay para silipin yung kabilang side. Pagtingin niya doon, bumungad sa kanya ang isang napakalawak na bakanting lote.
Tapos doon sa gilid ng pader kung saan niya naririnig yung mga pag-iyak. Ang totoo, yung isang patay na ilog. Tuyo na yung ilog na yon. At tanging basang lupa na lang ang makikita mo. Inoobserbahan niya yon. Baka kasi mayroong mga tao na nasa gilid lang ng pader na pinagtitripan siya. Pero wala. Tumagal siya ng 10 minuto doon. Pero wala siyang nakita. Nung nagpa siya siyang tigilan na yung pag-obserba, pagtalikod na pagtalikod niya, nakarinig siya ng psst. Psst. Pagbalik niya ng tingin doon sa bakanting lote, sa itaas ng mismong pader nila, meron siyang nakitang nakadungaw. Kalahati lang yun. Tanging ulo lang nito at mga mata ang kanyang nakita. Nakatitig sa kanya ng masama habang nasa likod ito ng pader. Paglalarawan niya sa itsura nito, kulay brown ang buong balat. Kalbo, tapos puro putik ang ulo nito. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Nung nakita niya yan, napaatras siya. Tapos nagkamot-kamot siya ng mata. Nagbabaka sakali siyang mawawala yun pagtingin niya ulit. Pero pagbalik niya ng tingin doon sa pader, hindi na mabilang ang dami ng mga matang nakatitig sa kanya. Sa sobrang bigat ng presensya, tumakbo siya sa baba para katukin yung mga katulong. Nung pagbuksan siya ng mga ito, hingal na hingal siya at sinabi niya kung ano yung mga nakita niya sa bakanting lote. Sabi sa kanya ng matandang katulong, wag na siyang babalik doon sa likod ng bahay. Lahat silang nakatira sa bahay na yon ay hindi pumupunta doon. Maliban na lang kung lilinisan nila. Pagtapos nilang linisan, agad-agad ay babalik na sila sa loob ng bahay. Maraming nangyayaring kababalaghan doon sa likod ng bahay. Kaya iwasan niya yon hangga't maaari. Siya naman hindi naniniwala sa mga multo-multo o kung ano man yan. Hanggang sa naranasan niya ngayon. Nung kinagabihan nun, habang kumakain silang mag-anak sa lamesa, bigla niyang nakwento sa mga ito yung nakita niya sa likod ng bahay. Yung tiyahe niya, yung tiyuhi niya, at dalawa niyang pinsan. Bigla-bigla na lang tumigil sa pagkain at tumingin sa kanya. Tapos maya-maya pa, nagtitingin na ang mga ito. Unang umalis sa lamesa yung bunsong anak. Walang sabi-sabi, para bang nawalan ito ng gana. Sumunod na tumayo naman yung isa pa nilang anak. Ang naiwan na lang sa mesa, yung tatlo. Nagtataka siya, tapos tanong siya ng tanong kung meron ba siyang nasabing mali. Sorry siya ng sorry sa tiyuhin niya at sa tiyahin niya. Ang sabi niya, uuwi na lang siya bukas ng Paranaque para wala ng problema. Nagsalita yung tiyuhin niya na, hindi, okay lang. Baka nawala lang sila ng gana. Kaya mo na, kumain ka lang. Habang kumakain sila, pakiramdam niya sa sarili niya, merong hindi tama. Tsaka hindi normal yung mga naging reaksyon ng mga pinsan niya. Pagtapos nilang maghapunan, kinatok niya ang mga ito at sinabing mag-usap sila. Pero wala. Hindi siya pinagbuksan ng mga ito at hindi rin sumasagot. Nung nasa kwarto na siya, iniisip niya kung ano ba yung nasabi niya o nagawa niyang mali. Kasi wala naman eh, nagkwento lang naman siya. Habang nagmumuni-muni, may narinig siyang bumato sa bintana niya. Pagtingin niya rito, merong marka ng putik. Napatayo siya para silipin kung sinong nagbato nun sa labas. Pagdungaw niya sa bintana niya, wala naman. Tingin sa kaliwa, sa kanan, pero wala eh. Sinarado niya ulit yung bintana niya tapos balik sa higaan. Pagkahigang pagkahiga niya, hindi na bato ang narinig niyang tumatama sa bintana niya. Kundi katok. Paulit-ulit at mabilis na pagkatok. Natakot siya kasi hindi normal yun eh.
Papaano may makakakatok sa bintana niya? Eh nasa second floor yun. Tuloy pa rin sa pagkatok kung anumang nilalang yun. Tapos biglang tumigil. Dahan-dahan niyang inalis yung talukpong niya. Tapos pagtingin niya doon sa bintana, merong isang mukha ng matandang babae ang nakatitig sa kanya ng masama. Gumagalaw-galaw ang ulo nito at para bang pilit na ipinapasok ang ulo niya sa bintana. Sa sobrang takot niya, tumakbo siya habang sumisigaw sa buong bahay. Pero ni isang tao doon sa bahay, wala. Walang lumalabas. Kahit kaninong pintuan siya kumatok, wala. Hindi siya pinagbubuksan. Nagpasya siyang magpalipas ng oras na lang sa sala ng bahay. Binuksan niya ang lahat ng ilaw at doon ay umupo siya. Ilang segundo lang ang lumipas. Meron siyang naririnig na tunog ng bell. Para bang meron itong tinatawag. Yung bell na ginagamit ng mga baldado ng matanda. Pagsilip niya sa gawing kanan, kung nasaan yung kusina, nandoon nakatayo yung matandang babae na nakita niya sa bintana. Napakatangkad nito. Kulubot-kulubot yung balat. Yung buhok nito, diretsyong-diretsyo na kulay itim, pero wala itong mga mata. Kulay itim lang. Dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanya yung matanda. Kasabay yung hagik-gik na meron itong hawak na napakalaking planggana. Kukuba-kuba itong naglalakad papalapit sa kanya. Sigaw siya ng sigaw pero walang lumalabas na boses. Nararamdaman niyang sobrang laki na ng ulo niya na para bang sasabog ito. Nung nasa harapan na niya yung matanda, nanigas ang buong katawan niya. Tapos dahang-dahang lumiyad yung matanda at itinapat nito ang mukha nito sa mukha niya. Nanatili itong nakatitig sa kanya kasabay na meron itong inaangat sa kanyang kamay na ulo ng mga sanggol. Tumingin yung matanda sa ulo ng mga sanggol tapos humarap ulit sa kanya. Humisi ito at nagsalita ng "Gising!" Nagising siya. Pagmulat niya ng mata niya, habang nanginginig ang kanyang labi, madilim, malamig, tahimik. Tunog lang ng electric fan niya ang naririnig niya. Lahat pala ng nakita niya at naranasan niya ay sa panaginip lang. Hindi na siya nakatulog matapos mangyari yon. Inimpake na niya ang lahat ng gamit niya. Para kinaumagahan, sasabay na lang siya sa tsuhi niya at tsahi niya pag alis nila. Habang nagkakape siya sa kusina, nagising yung matandang katulong. Alas 4 na kasi yun. Magluluto na siya ng almusal ng mga amo niya. Nakwento niya dito sa matandang katulong na ito, yung napanaginipan niya. Nung narinig itong lahat ng matandang katulong, ang sabi na lang sa kanya, huwag na lang siyang maingay at huwag na lang sasabihin kahit kanino yung sasabihin niya. Dala ng kuryosidad, sumang-ayon siyang hindi ito sasabihin. Doon na nagsimulang magkwento yung matandang katulong. Ayon dito, nung mga panahong wala pa yung bahay ng Chuy na tsahe niya, iilan pa lang ang mga bahay-bahay noon sa lugar nila. Tapos siyang ilog na nasa likod, buhay na buhay noon yan. Diyan pa nga sila nanghuhuli ng isda. Hanggang sa nagpatayo ng bahay yung tatay ng tsuhin niya, malapit sa ilog. Sa mga nakatira naman doon, wala lang yun. Eh ano magagawa nila? Nabili yung lupa eh. Pero halos araw-araw, iba-ibang babae ang pumapasok sa bahay. Tapos obserbasyon nila, pag may babaeng pumapasok doon, dalawa o tatlong araw bago lumabas. Yung iba pa nga, inaabot pa ng isang linggo.
Tapos halos araw-araw merong pumapasok na babae doon. Naging usap-usapan noon sa lugar nila na babaero yung tatay ng tsuhi niya. Hanggang sa merong kalugar na ang nagtanong kung anong meron doon sa bahay na yon at bakit araw-araw iba-iba ang babaeng pumapasok. Noong una, wala silang mahanap na sagot kung bakit. Hanggang sa merong isang dalaga ang pumasok na lang doon sa bahay. Ang unang tanong kaagad sa kanya nung lalaki. Ilang buwan na yan? Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Sabi nung lalaki. Ganyan talaga sa una. Parang nakakatakot. Sandaling sakit lang to. Tapos na ang problema mo. Hawak-hawak siya nito sa braso hanggang sa makarating sila sa likod ng bahay. Napakalamig doon. At bawat kanto ng kwarto, merong malalaking tipak ng yelo. Doon ay nakaupo ang isang babae. Asawa ng tatay ng tsuhin niya. Meron itong inaayos na malaking planggana. Tapos yung para bang malaking gunting pero hindi matalas yung dulo. Ang sabi sa kanya, Iha, humiga ka na. Tapos pikit lang. Isang sigaw lang to. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Para bang kusang gumagalaw yung katawan niya. Tapos nung nakahiga na siya, hinuhubaran siya ng babae. Biglang nagsalita yung lalaki ng, Yung tatlo kanina, natapo mo na sa ilog. May dalawa pa sa likod. Isasabay ko nang itapon yun sa ilog. Tumatango-tango lang yung babae habang sinisipat-sipat nito ang ari niya. Tapos sabi ng babae, wala naman siyang makita. Ano bang sadya niya doon? Bigla siya nagsalita na mamamasukan lang siya bilang kasambahay ng bahay. Natawa yung babae at sinabing hindi nila kailangan ng kasambahay. Kung gusto niya, alalay na lang nilang mag-asawa. Habang tulala siya, tumatango-tango na lang siya dahil sa sobrang takot niya. Nung araw din na yon, nagsimula ang pagsisilbi niya doon sa dalawang mag-asawa. Hanggang sa nabuntis yung babae at ang plano ng mag-asawa, ipalaglag din yon. Pero hindi natuloy. Gawa ng maya't maya ay meron silang mga kliyente. Hanggang sa nanganak yung babae. At yung anak niya na yon ay yung tsuhi ng kapitbahay namin. Habang lumalaki itong tsuhi niya, nasasaksihan niya ang negosyo ng mga magulang niya. Itinanim niya sa utak niyang hinding-hindi niya gagayahin ang mga yon pagtanda niya. Nung malapit nang mamatay yung mga magulang niya, ang bili nito sa kanya, ituloy kung ano yung ginagawa nila dahil nasa lahi na nila yon. Kalulolohan pa nila. Yun na ang gawain. Hindi siya pumayag hanggang sa namatay na lang itong mag-asawa na merong sama ng loob sa kanya. Ang ginawa niya, sa sobrang sama ng loob niya sa mga magulang niya, yung mismong mga bangkay nito, inilibing niya doon sa bakanting lote na katabi ng ilog. Para lahat ng kasalanan ng mag-asawa, pagbayaran nila para sa mga sanggol na kinitila nila ng buhay. Matapos marinig lahat ito nung kapitbahay namin, tulalang tulala siya at hindi makapaniwala sa narinig niyang kwento. Ang nasa isip niya, ano ba to? Imbento lang nito? Sinisiraan ba niya ang tsuhin ko, lolo ko at lola ko? Ang hirap paniwalaan nito matandang to. Hanggang sa nagsalita yung matandang katulong sa kanya ng, Nga pala, ako yung dalagang pumasok noon sa bahay na ito at inalok nung babae na manilbihan sa kanila. Kaya hanggang ngayon, nandito ako at isang kasampahay. Okay, sakit ng kwento. Isipin nyo, ilang buhay yung nawala noong mga panahong buhay pa yung tatay ng tsuhi niya, diba? Tsaka, takte. Ang bigat sobra. Sanggol kasi yun eh. Dagdag info lang. Ayon dito sa matandang katulong, meron silang cycle na tinatawag dyan. Merong month na hindi sila tatanggap ng kahit anong klase ng kliyente.
Yan yung November hanggang December. Tapos buhos sila ng buhos ng maraming tubig sa ilog para lahat ng tinapon nila doon ma-flash out. Yan yung tinatawag nilang cleansing. Kayo, ano ang opinion niyo sa kwento na to? Nakakatakot ba? Masakit sa puso? Nakakagalit? Kayo, yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.